to your brother Sunny. Magandang umaga po. Naligo po ako. Ang layo ng mga tao dito sa harapan. Ang dami pong bakante sa harapan. Maybe you would like to transfer in front para yung mga huling darating ay sa likuran na uupo. No po. Meron po tayong mga paboritong upuan. Ano? Okay, so again, good morning to everyone. Good morning even to our brethren. A few of them are joining us via online because of the distance from their place. And also, yung mga kapatiran natin na nasa banig ng karamdaman. Sa umaga pong ito, ating itutuloy ang ating pag-aaral sa lesson number 11. Last Sunday, medyo hindi tayo naka-move forward, but we were able to answer some queries, no, some questions. Hopefully today, we shall move on until the last part of the lesson. So before we proceed to the lesson, let us read a few verses from the Bible. May I invite you to open your Bibles to Romans chapter 7 from verse 1 to verse 6. Romans chapter 7 from verse 1 to verse 6. Let us all stand up. Atin pong basahin ito ng sagutan. Simulan ko po sa verse 1 ng Romans chapter 7. Sagot po kayo sa susunod na talata. Salitan po tayo ng pagbasa hanggang verse 6. Romans chapter 7 from verse 1 to verse 6. Verse 1, "Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth." Verse 3, "So then, if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man." Verse 5, "For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death." Napakaganda po yung bandang dulo, no? "That we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter." Tayo sa mandaling manalangin. Ama naming Diyos, nakataas-taasan sa lahat. Muli po kami ay humaharap sa inyo bilang katawan ng Panginoong Hesukristo at nagluluwalhati sa indakilang pangalan. Ikaw lamang ang karapat-dapat ng papuri, ng pagdadakila at pananambahan ng lahat ng iyong mga nilikha, lalong-lalo na ang mga tao na nilikha mo, Panginoon, sa iyong imahe. At dalangin po namin sa umagang ito, ang buong atensyon namin, ang aming buong pagkatao ay ma-focus, Panginoon, sa pakikitungo sa iyo, Panginoon, pakikipag-fellowship sa iyo, at makinabang ang aming espiritu, aming kaisipan, aming kaluluwa sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na you have brought us from darkness into light, so that you want us to serve you in the newness of the Spirit and not in the oldness of the law or the letter. Dalangin po namin na mangibabaw ang kautusan ng Panginoon Hesukristo sa amin. Ang kautusan niya ng pag-ibig na siyang nakapagbibigay sa amin ng kalakasan, kakayahan, Panginoon, upang
masunod ang mga pinag-uutos niyo po sa amin. So you expect us, Lord, to obey you not in fear but in love. Lord, may your name be glorified in the midst of thy camp. In Jesus' most precious name, these things we pray. Amen. Please take your seat. Divorce and remarriage. Ano po? Tuloy na po natin ito. We are actually discussing three points dito sa ating lesson na ito. Basically, no, dahil nga po, sabihin natin, very seldom na makikita natin na ang isang Christian couple ay naghihiwalay, no? Nakararami ng sa married couple among Christians na they stay together in obedience to the instruction of the Lord. I just read this article. I think it was published in an Indian newspaper or in an Indian publication. Sinasabi na by 2062, if I'm not mistaken, 2062 or 2065, hindi natin alam kung buhay pa tayo noon, ano? Or the Lord has already returned before that. By 2062, the percentage of married couples shall have significantly declined or reduced. Currently daw, 1 in 100 couples are married. Now, 1 in 100. So, ilang porsyento po yun? 1 in 100. Ha? Ayun, si brother. Brother, 1%, correct. Oh, may tama na si Brother Boyet. 1%. 1%, ano? Ngayon. Pero, pagdating ng 2062, 1 in 400 couples are married. No? 1 in 400. So, ano na yon? Kung yung 1 in 100 ay 1%, yung 1 in 400 ay? Brother Boyet uli. Hatiin lang sa 4, no? Yung 1. So, that's 0.25. 1% yung kasalukuyan, tapos magiging 0.25% na lang ang married couple. In other words, in the society of men, no, ang kasagraduhan ng kasal at pagpapamilya, no, ito ay bumubulusok pababa ang pananaw at paniniwala ng mga tao. Hindi na nila tinitingnan ang pangangailangan ng isang pumasok sa tinatawag nating holy matrimony, yung kasal, bago magsama ang isang lalaki at isang babae at magturing ang mag-asawa. They just cohabit together without the blessing of a wedding or marriage, no, official ceremony. So that before God and before men, ay maayos ang kanilang relationship. So, nakakalungkot po, no? But then again, we look at the Bible, sabi nga doon sa aklat ni Daniel na yung paglubha ng kalagayan ng tao morally, yan ay talagang magaganap. And we repeat the statement that this world will get worse before it will get better, no? And that better situation, the best situation, will happen when the Lord returns and set up His kingdom, no? Literally. So, ang pamilya ay hindi ligtas dito sa nakikita nating sakit ng lipunan, sakit sa morality because of the nature of man being depraved. So, puntahan na po natin yung tatlong puntos na pinag-aaralan natin, the biblical viewpoint, solving today's problems, and practical guidelines for remarriage. So, napag-aralan po natin yung apat na fundamental truth related to the issue of divorce and remarriage. One is, divorce is not within God's ideal plan, and sin interfered with this ideal plan of God, including the ideal plan for marriage. And then number three, the blood of Christ can atone for all sin, and last, sin results in suffering.
Nababanggit natin ano na consistent ang sinasabi ng Panginoon that when two are joined together, let no man put asunder. The two shall become one, no? What the Lord has joined together, let no man put asunder. Because of sin, ito nga po ay nagkaroon ng, I think I was corrected by Brother Manny. Maganda yung sinabi niya sa akin last Sunday. I mentioned a law on contingency. Brother, ano po? Pero sa batas ng tao, meron po talagang tinatawag na contingency law or law on contingency. But I was corrected. I really thought about it. Contingency is applicable to man dahil hindi natin kita ang lahat, no? But before God, there is no contingent event kasi kita niya lahat. So what is applicable, mas tamang tawag, instead of law on contingency, it is a remedial law. It is a law that remedies the situation. Na dahil sa sitwasyon na pumasok sa condition na marital infidelity, then the remedy to that situation is the law on divorce. That the aggrieved party, no, may be allowed to file a bill of divorcement. Yun lamang ang condition na sinabi ng Biblia, pati ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew, no? So, the root cause of that is sin, sabi nga po natin. But then again, all types of sin, whether grievous or small, kung sabihin natin na may magaan o mabigat, no? Including that sin of adultery, all of these sins can be atoned, no? By the blood of the Lord Jesus Christ. So, marital infidelity, nabasa natin sa Romans chapter 7, if a woman is married to another man while his husband is still alive, then that woman is called an adulteress. Siya ay guilty ng sin na ito. And that is a grievous sin, ano? At yun nga ang tanging condition para i-allow ang tinatawag na divorce. But we are saying na itong batas na ito, hindi obligatory na kapag naganap ay talagang dapat maghiwalay na. Wala nang choice ang mag-asawa na ipagpatuloy pa ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. It is not obligatory, but it is just placed as a remedy to a situation when both husband and wife can no longer live together being affected by that sin of marital infidelity. So, bagamat alam natin na ang ating mga kasalanan ay napatawad na, meron pa rin itong tinatawag na consequences. And we have to face the consequences of our respective sins. Sister, yung hyperlink. Paki-click. Okay. So, sa second point natin, solving today's problems, actually, we discussed some of this, the answers to some of these questions already. There are, I think, 7 questions, contemporary questions that we are dealing with in this lesson. So what if marriage problems occur before a person becomes a Christian? What if one mate is unfaithful to the other? Under these circumstances, can the mate who has been faithful remarry? And then 4, what if there has been no sexual unfaithfulness in a Christian marriage, but 2 Christians decide to leave each other because of incompatibility? No? Madalas yan ang ginagamit na grounds ng mga tao in when they file divorce. 5, what if one Christian partner tries to reconcile, but the other will not respond? Is remarriage ever justified? 6, what if a Christian is married to an unbeliever who wants a divorce? And then last, what if a Christian has violated all of God's commands regarding marriage, but now is a devoted Christian? Can a person ever remarry under these circumstances? So, sinagot na po natin yung ilang katanungan dito. Dun sa una, what if marriage problems occur before a person becomes a Christian? So, we are guided by this law of forgiveness. When a person is forgiven, that is tantamount to God blotting out the past as far as condemnation
is concerned. So from God's perspective, we can begin a new life, no? As a Christian. So may mga tanong nga last time, ano, paano kung before becoming a Christian, nagkahiwalay kami ng asawa ko, tapos siya, yung asawa ko ay nagkaroon na rin ng partner at ako nagkaroon na rin ng partner. Nung ako ay naging Kristiyano, yun na ang estado ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Babalikan ko ba yung aking unang asawa para lamang ituwid ang mga pagkakamali ko? Ang sabi ni Apostle Paul, no, stay where you are when you are called. So, nung panahon, sa panahon na ang isang tao ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, yung kanyang existing relationships, yun ang kanyang in-nurture. But then, dahil marirealize din ng taong ito ang kanyang pagkakamali doon sa una niyang karelasyon. So, kinakailangan, i-mend din yun yung relationship na yun. Humingi ng kapatawaran. But although, di natin masasabi, di naman natin kontrolado yung isipan ng kabilang tao o kabilang partido. So, but then again, ang importante ay yung part natin ay gagampanan natin as an obedient Christian, as an obedient Christian to our Lord. So this does not mean that we may not have to face the results of our sin, no? Katulad ng ito po, totoong nangyayari, nagkahiwalay, nagkaroon ng panibagong partners, pero bago maghiwalay may anak. Tapos yung anak ay napunta sa nanay. Ang konsekwensya nun, the father has the responsibility para sa pangangailangan ng anak. So kahit sila'y hiwalay, kailangan suportahan niya ang pangangailangan ng kaniyang mga anak. And ito po yung isang na nabasa ko rin, ano, na estranged na silang couples for many years, pero dahil nga may responsibilidad siya sa kanyang anak, yung lalaki sa kanyang anak, base na rin sa sinasabi ng batas, so meron siyang parang regular support na ibinibigay dito sa kanyang anak. Now, ang ginawa niya, this was reported sa newspaper, na I think pati doon sa social media, nag-viral siya, na yung last na support na ibibigay niya sa kanyang anak, na umabot na ng 18 years old, no? At the 18th year nung anak na yon, ay ang ginawa niya, yung $80,000, or no, $8,000 ay pennies, no? Mga coins. Ang kanyang, so isang parang yung ang tawag dito, yung hinahatak ng sasakyan. Lalagayan ng buhangin. So doon niya nilagay yung mga coins. Tapos pumunta siya doon sa lugar o doon sa bahay ng kanyang former wife, no? Tapos doon niya in-unload yung mga coins sa harapan nung bahay, no? Just para daw sabi nga ng babae, akala niya kung sino yung naglalagay ng mga bagay doon sa harapan nila. Lumabas yung babae, di niya na nakilala agad. Tapos nung sumigaw, "This is my last support for your daughter." So nakilala niya yung pala yung dati niyang asawa. And then dali-dali daw na umalis. So though ginagampanan niya yung kanyang responsibilidad, ang manner ay hindi tama, no? If that guy is a Christian, then he's not doing it in accordance with how the Lord commanded us to do. It's not out of love. So imaginein mo, doon i-unload, bahala ng pulutin ng anak niya yung mga coins na yon at gamitin, no? So, merong mga results yung ating mga pagkakamali, and then we have to face these results. And by the grace of God, deal with it in a righteous manner, ano? And then number two, what if one mate is unfaithful to the other? Ito nga. So we must look at God's perfect will. So His desire is that a marriage relationship not be severed by man. Yun, no? Sabi, what God hath joined together, let no man put asunder. Sabi rin ng ating Panginoon Jesucristo. So, bagamat ganun ang instruction ng ating Panginoon, ay nangyayari pa rin
na ang mag-asawa ay nagkakahiwalay. Divorce happens. So even though humans can sever a marriage relationship, they should do everything possible to save a marriage. So ito dapat ang unang-unang pumapasok sa isipan ng mag-asawa na nag-undergo ng trouble, no, sa relasyon. Exert effort from both parties to save the marriage, to continue the relationship, no? If forgiveness is necessary, then let us offer this to the other, to our partner. We should forgive those who have sinned against us, and that is including our marriage partner. The Lord in the in Matthew chapter 5, no, sinabi niya, tinuruan niya tayo that we should forgive one another. We should forgive those who have trespassed against us. So, aware din ang Panginoon na situations, problematic situations in the family happen, no? So that is why He gave this remedial law, that law of divorce. Especially on the part of the offending party, siya yung nakakommit ng marital infidelity, tapos ayaw pang umamin, ayaw pang magsisi sa kanyang pagkakamali. So, the offended party has no control over that sinning partner. So, humanly speaking, there seems to be no way to save this kind of marriage, no? Although we pray to God, we believe that God is in control, but in this particular situation na ang partner ay hindi talaga willing to reconcile at also offending party siya at hindi siya nagsisik ng repentance. In other words, sa halip na tumanggap siya ng kanyang pagkakamali ay tinatakpan pa niya at ayaw niya pang humingi ng pagpapatawad sa kanyang na-offend na partner. So under these circumstances, God allowed divorce without condemnation. Doon sa isa na offended and was made every effort to restore harmony. Yan po ang sinabi ng Panginoon natin sa Matthew chapter 5 verse 32 at sa Matthew chapter 19 verse 9. So, God allows divorce when there has been marital unfaithfulness in the sphere of sexual intimacy. At sinabi nga natin, this would include constant, persistent, and flagrant mental adultery. It doesn't have to be physical adultery. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba? Ulitin ko, when a man looks at a woman with lust, he is already committing an adultery in his heart. So, kapag ito ay itong klaseng pag-iisip na ito at mentalidad ng partner is persistent, no? Tuloy-tuloy at flagrant, ibig sabihin ay hayagan na ginagawa. Therefore, that is considered a marital unfaithfulness to the partner. Then number three, under these circumstances, can the mate who has been faithful remarry? It appears that he or she can. The implication from Scripture appears to be that divorce under these circumstances dissolves the marriage relationship and sets the person free to marry again. The divorce dissolves the marriage, no? And therefore, the party to the dissolved marriage may remarry. I mean, yung offended party, no? May marry again. Number four, what if there has been no sexual unfaithfulness in a Christian marriage, but do Christians decide to leave each other because of incompatibility? Nasagot natin ito last Sunday, based on 1 Corinthians chapter 7, verse 10 and 11. No? What Apostle Paul instructed and encouraged the Christian couples to do is, kapag mayroong problem sa mag-asawa, they should work out their problems. Balikan natin yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 7, verse 10 and verse 11. Ang sabi rito, no? And unto the married, I command, yet not I,
but the Lord. Let not the wife depart from her husband, but and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Itong ano, verse 10 and 11, Apostle Paul was addressing Christian couples. Kasi doon pa lang sa verse 12, yung relationship, marriage relationship ng isa ay Christian at yung isa ay hindi. So verses 10 and 11 refer to relationships between two Christians, no? As a married couple. So, to divorce for any grounds other than sexual immorality is not acceptable to God. So, I don't know. Sabi ko nga last Sunday, when I read my Bible, wala naman pa akong nakita doon na sinabing, you may divorce your husband or your wife if you find incompatibility between you, between the two of you, no? Kung kayo ay merong sinatawag nilang irreconcilable differences. But differences is a reality between two persons, no? Pati sa buhay may asawa. I don't think na merong isang mag-asawa na minsan ay hindi nagkaroon ng disagreement, no? Kung meron man po dito, taas ang kamay, na ni minsan hindi kayo nagkaroon ng disagreement sa inyong relationship bilang mag-asawa. Minsan nga, hindi lang disagreement, di ba? Mas higher level pa yon. Merong mga sagutan na argumento, no? Minsan, disagreement, medyo disimulado pa yan. Medyo, pero kapag meron ng matinding emosyon, ayan, no? May matataas ng boses, ano pa, lumilipad ng mga gamit, ano pa. Sige. So, meron po talagang differences. Dahil magkaibang tao kasi na magsasama. There's no perfect ano compatibility between two different persons, no? Kahit mag-asawa. So, and I think you will agree, couples, married couples, na that these disagreements, these instances that you have disagreements, you have troubles or problems, when you bring it up to the Lord, it becomes a circumstance where your relationship becomes stronger. Tama po ba? Each time a couple overcomes a trouble, each time a couple successfully deals with a marital problem, no? Nagiging stronger ang relationship. Tama po ba yon, mga misis? Wala bang misis dito? Mga mister, tama ba yon? No? So, the Lord works through this. Kaya nga, Romans 8:28, all things work together for good. Not all things are good. Pero sinabi doon, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So kahit itong mga problema sa relasyon bilang mag-asawa, nagagamit ito para sa kabutihan, no? Because the Lord is able to turn this upside down so that it becomes a blessing to the married couple. And then, to marry someone else under these conditions is doubly wrong, no? Doon sa binanggit natin, binasa natin sa Romans chapter 7, di ba? This is the law of marriage. For as long as the husband is alive, the wife is joined to that husband so that when she marries another man while her husband is alive, she is committing that sin of adultery. So, dalawang pagkakamali ang magagawa doon kapag they decide to separate ways, no? Yung instruction ng Panginoon that they be reconciled to each other ay hindi na sinunod. At pangalawa, yung instruction that what God has joined together, let no man put asunder. Kahit pa yung partners involved in the relationship.
So, if they cannot be reconciled, sabi dun sa 1 Corinthians chapter 7, if they cannot be reconciled, Paul seems to give permission to remain apart but not to get remarried. Because by being apart and not remarried, you are trusting the Lord for giving the Lord the open doors to work so that the husband and the wife encountering a problem shall be able to work things out and be back together again in their arms, no, and magsama sila bilang mag-asawa. Number 5, what if one Christian partner tries to reconcile but the other will not respond? Is remarriage ever justifiable? Sabi nga the wife should reconcile to her husband. O, di sinunod ng wife, nakipag-reconcile siya sa kanyang husband. Pero sabi ng husband, hindi na, ayoko na. Ayoko na makipag-reconcile. Ibig bang sabihin yung wife, pwede nang mag-asawa ng iba dahil ayaw na naman akong tanggapin ng asawa ko. So, if that happens, he or she has been involved in marital unfaithfulness already. No? Kaya, hindi pinapayagan ng salita ng Panginoon na ang isang nakikipag-reconcile at ayaw nang tanggapin ay mag-remarry o humanap ng ibang partner. So, if, for example, the other one, no, ay nag-asawa, iniwan yung lalaki, ay nag-asawa na rin ng ibang babae, bagamat itong babae ay seeking reconciliation, no? Dahil nag-asawa na siya, yung lalaking ito ay guilty of marital unfaithfulness, di ba? So, andun ngayon, present ngayon yung condition doon. Yung babae, anong opportunity open to her? Because yung lalaki ay nag-asawa na and guilty of marital infidelity, then based on what we have read, ay yung babae is free to remarry. But, sabi ko nga, this is not obligatory, no? This is a choice given to the woman. And also to the husband if he is the offended party. So, another perspective involving a procedure spelled out by Jesus Christ, no? Naalala ko kasi yung sinabi ni Sister Cherry last time, ano, kapag yung babae binubugbog, eh pareho silang Kristiyano, sabi niya ay ipakulong mo yung asawa mo para, pero meron pong ano, instruction si Apostle Paul na between two Christians, if they have problems, no, they settle it among themselves. If they cannot settle it among themselves, bring witnesses, no, brethren, mature Christians to serve as witnesses. But if that stage fails, then bring it to the church. Kasi parehong Kristiyano ito eh. Ang instruction nga ni Apostle Paul is that, what? Wala bang mature na members sa iglesia ninyo para mag-advise sa inyo, sa inyong problemang kinakaharap? This is general, no? But although this covers also problems, marital problems, for as long as the parties involved are Christians. So sabi ni Apostle Paul, kinokorrect sila sa Corinth, no? Na dinadala nila ang kanilang problema doon sa korte na ang nagdidesisyon ay mga unbelievers, no? Lalong-lalo na ang mga issue na patungkol sa relasyon bilang magkakapatiran sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostle Paul, that is not right, no? Dapat ay sundan natin yung sinabi ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 18, verse 15, 16, and 17. Tunghayan natin. So don't bring your issues doon sa court para yung mga unbelievers, sila ang magsettle ng problema ng dalawang Kristiyano. Matthew 18, verse 15 to 17. Sabi rito,
Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Tanong, sabi mo, eh brother, yan ay general na binanggit ng Panginoon. Ang tanong natin, is this not applicable to husband and wife relationship? If the husband sin against her wife, dapat kausapin niya yung asawa niya, magmingi siya ng tawad, magpatawaran sila. Ganun din sa asawang babae, patungkol sa kanyang asawang lalaki. Go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So kapag nagkaayos kayo, di, mas maganda ang magiging resulta nito sa relasyon ng mag-asawa. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. Now, sabi, brother, eh, maselan itong pinag-uusapan namin, pag-usapang mag-asawa, tapos tatawag ako ng ibang tao. No? If it is something that put in danger the life of a member of the family dun sa problemang yon, then I guess kailangan ng humingi ng tulong yung wife or the husband, whoever is in need of help, doon sa iglesia. Kasi maski ang marital problems, dapat ito ay nakakatulong ang iglesia sa pagre-resolve ng mga problems na ito. Unang-una na nga lang sa pag-discuss, sa pag-tuturo sa pulpito ng mga prinsipyo patungkol sa mga relasyong ito. But there are times na meron pa rin problems na naglilinger, di ba? And more than a sermon, as a measure, will be necessary yung haharapin yung taong involved. And then sabi pa rito, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. No? Isang Kristiyanong lalaki, tatay, pinababayaan ang kanyang pamilya, hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang ama ng tahanan, bilang asawa ng kanyang asawang babae, ito ay maring mapag-usapan sa iglesia kung yung mga steps na dapat mauna ay nag-fail. No? And then sabi ron, treat him as a heathen man and a publican. Parang unbeliever ang treatment sa kanya because of his actuations. And then, so Jesus is saying that a Christian partner who does not respond to God's will when properly confronted in love should be viewed as a non-Christian. Number 6, what if a Christian is married to an unbeliever who wants a divorce? Yung unbelieving partner ay sabi, hiwalay na tayo, ayoko nang kasama ka. There are times, ang reasons dito is that yung unbelieving partner or spouse ay hindi niya matagalan yung pamumuhay ng kanyang asawa, dahil each time na ito ay magiging masunurin sa Panginoon ay parang nakokondem yung kanyang buhay, yung kanyang pamumuhay. That is just one. Other, yung ibang cases ay iba naman ang kadahilanan. So first, a Christian mate should do everything possible to win the respect and love of the unsaved partner. Kasi doon sa Corinth, no, ang konteksto nung instruction ni Apostle Paul about dito sa marriage, no, pagan sila, tapos naging Kristiyano sila. Naging Kristiyano sila, pero yung partner nila ay non-believing, no? So ang sabi, baka ako ay narurumihan dahil lang asawa ko ay hindi believer. Ang sabi ni Apostle Paul, hindi. In fact, dapat ay huwag hiwalayan ang asawang unbeliever. In fact, ano sabi rito sa 1 Corinthians chapter 7, verse 14? Ano sabi rito? For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy.
Hindi po binabanggit dito sa verse 14 na kapag ang isang lalaki ay naging Kristiyano, yung asawa niyang babae ay magiging Kristiyano rin dahil sa kanila, dahil sila ay mag-asawa, no? It is a personal individual relationship, yung salvation. Yung binabanggit sa atin sa John chapter 3, no? That one has to experience being born again to enter into the kingdom of God. So, yun ang paraan para siya ay maligtas. Pero ang sinasabi po rito sa verse 14, yung sanctified, word kasing sanctified, ang simple meaning niya ay set apart. So, ibig sabihin, by being married to a Christian person, that unbelieving spouse somehow set apart from the rest dahil he or she is exposed to the Word of God by the Word and the life of the believing spouse. So yun po, that kaya nga, sabi doon sa verse 16, ano? Yung verse 16 nagsasabi na hindi automatic na ang asawa ay nagiging Kristiyano dahil yung asawa niya ay naging Kristiyan na. Ano sabi rito sa verse 16? For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? So, by the Christian testimony of the wife or the husband, nagkakaroon ng opportunity itong unbelieving spouse para makita ang biyaya at pagkilos ng Panginoon sa buhay ng kanyang partner. And that may be used by the Lord to reach to the heart of this unbelieving spouse. So, yun po, no? Tapos, Paul gave greater detail to help us know what to do if the unbeliever does not respond to the Christian maid's efforts. The Christian spouse is doing his or her best, no, to live a harmonious marriage relationship, meaningful one, and yet the unbelieving one is determined to depart. So ano raw gagawin? Sabi, if the unbeliever departs, then let him depart. Tapos, if he departs, then that is a separation. So, a divorce decided by the unbelieving spouse. So, is God pleased with the divorce? Of course not. Sabi nga, God hates separation. No? Is the divorce what God wanted to happen? No. So, God desires that marriages stay together. Sabi nga, for what God has joined together, let no man separate or put asunder. Pero may binabanggit po dito sa verse 15. So, bakit inallow yung divorce? Why is the believer allowed, the unbeliever allowed to depart? That verse 15 in 1 Corinthians chapter 7 says, a brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Ito po, no? Some believe or some teach that this passage talks about the right of a believer to be remarried when the unbelieving spouse separates or departs. Dahil iniwan na siya ng kanyang asawa, sabi, pwede na siyang mag-asawa. Yun yung sabi dun sa verse 15. Sabi nung iba. Pero this is not what Apostle Paul teaches. Apostle Paul, with this verse, does not really teach that the Christian spouse who was left behind by the unbelieving spouse, no, is free to remarry. Hindi po. Tingnan po natin. There are three reasons bakit sinasabi natin hindi yun ang turo ng Panginoon. Number one, the phrase not under bondage, no, is in perfect passive indicative tense. Ano ba naman yan? Hindi naman kami English major. So tingnan natin. Perfect passive indicative tense dun sa Greek language. Ang ibig lang mong pong sabihin ng perfect passive indicative tense ay it states that something is not, was not, and never has been. Is not, hindi ngayon, hindi nung nakaraan, at kailanman ay hindi naganap. So, i-apply natin yan doon sa word na not under bondage. No? So, if the unbelieving spouse departs, then sabi na ni Apostle Paul, let him depart. A brother or a sister is not under bondage. Ano yan? Present perfect.
passive, perfect passive indicative tense. Sabi dito, is not under bondage, was not under bondage, and never has been under bondage in such cases. Kasi ang sabi ng iba, yung bondage daw na yon is referring to marriage. Kasi di ba, bond, yung binanggit kanina, doon sa Romans chapter 7. But we are saying, it's not referring to marriage. Kung hindi, anong tinutukoy? So, kung yun ang tense na ginamit dito, so is not, was not, and never has been, i-apply dun sa kung marriage nga yung tinutukoy sa bond, i-apply natin yung tense na yon. So, actually, parang sasabihin natin, kung yun, i-accept natin argumento, then can Paul be saying that a believer and an unbeliever is not in the bondage of in the bond of marriage, was not in the bond of marriage, and never has been in the bond of marriage in these cases? Eh, mag-asawa nga sila eh. Paano sasabihin they're not in the bond of marriage or was not in the bond of marriage or never has been? So, by the structure of the sentence, it cannot be that that bond or bondage is referring to marriage. And also, such understanding would violate 1 Corinthians chapter 7, verse 12 and 13. Kaya nga, di ba, binanggit, the believer is not to depart from the unbeliever because they are married. So, ikinasal sila, mag-asawa sila. And then, a believer and unbeliever are clearly united in the bond of marriage. So, it is impossible for Apostle Paul to be saying that these two have never been together in the bond of marriage. So, that's the first reason. The second reason is that yung Greek word, yung original word na ginamit ni Apostle Paul, yung binasa natin sa Romans chapter 7, na binabanggit dito yung bound by the law, that's the law of marriage, no? For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. So itong bound by the law of marriage, tinutukoy talaga dito yung kasalan, yung pag-aasawa. But the Greek word used dun sa word na bound ay deo, which means to bind, to tie, to fasten. Tama na naman, di ba? When the man and the woman leave, or the man leaves his father and his mother and cleave unto his wife. Yung cleaving is being bound together, being tied to his wife, being fastened or glued to his wife. So yun po, deo ang Greek word niyan. So in Romans chapter 7, it is clear that Paul is referring to the marriage bond, which Paul argues is in effect until a spouse dies. Dito, in Romans 7:3, that the marriage bond exists even though someone may divorce and marry another. The person who does such is an adulteress, for he or she is still bound to the husband. So hanggat ang partner mo buhay, ay kapag nag-asawa ka ng iba, you are considered an adulteress or adulterer. And then, sa 1 Corinthians chapter 6, 7 verse 15, iba ang Greek word na ginamit ni Apostle Paul, hindi deo. Ang ginamit ay dolo, which means to make a slave of. Okay? Hindi bond of marriage ang tinutukoy ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 7 dahil dolo ang ginamit ni Apostle Paul. Kung matatandaan niyo, may word na dolos referring to a servant, tao naman 'yon. Okay? Ito ay verb, to make a slave of. Kaya, ang pinaka sinasabi, most literal and most correct version ng verse 15, yung sa ESV, na sinasabing, in such cases, anong cases yon? Kapag iniwanan ka, the brother or sister is not enslaved. Pag iniwanan ka, hindi ka alipin ng ganyang sitwasyon. Anong sabi? Well, where in the scriptures does God describe marriage as a slavery? Wala naman, di ba? So, ang pagkakagamit dito, sa 1 Corinthians 7:15, hindi referring to the bond of marriage, but ang tinutukoy dito is that, yung sa verse 13 and 14, Paul has told the believer that God's laws demand that he or she stay married to the unbeliever. The marriage is not to be put asunder. Pero, yun ang effort na dapat gawin nung believing spouse. As much as lieth in him or in her, ay to keep the marriage intact. Pero if the unbeliever
wishes to depart, sabi, let him depart. At ang sabi rito, the believing spouse is not obligated to renounce their faith, sacrifice their convictions in Christ, and continue to keep the obligations of marriage who demands it. There are times, kasi unbeliever nga yung ano eh, yung spouse, no? Kadalasang nagiging sanhi niyan dahil yung wife is a devoted Christian. The wife is following what the Lord has commanded. E iba ang utos ng kanyang asawa. Nagko-conflict. Ang sabi, sabi ni Apostle Peter, it is better to obey God rather than man. And that man could be your husband. No? So, ang sabi rito, iba yung utos ng husband doon sa ini-instruct ng Panginoon. Hindi na makatagal yung husband, di iniwan. So, ang ibig sabihin, walang batas na nagsasabi sa wife na, although sabi, the wife has to submit to her husband, no? Pero walang batas na nagsasabi na para lang hindi mag-depart yung husband mo, i-forsake mo yung faith mo, yung Christian faith mo, no? So, to continue that obligations of marriage, who demands this? What? Demands the renunciation of your faith and your sacrifice your convictions in Christ. Kapagyaan ang involved na rito when your partner is demanding that you turn your back from the Lord Jesus Christ, pag hindi mo ginawa yan, iiwanan kita. So, pag iniwan ng husband yung kanyang wife, the wife is not under bondage, is not enslaved na, sige, susundin ko na yung gusto mo para lang our marriage will be intact. So, a believer is not, was not, and never has been enslaved to any laws that would demand a believer to give up or sacrifice their faith in God. Ito ang tinutukoy ni Apostle Paul dito. Kaya, nung sinabi ni Apostle Paul, God has called us to peace, it means that Christians are called to peace in that a Christian is to remain with a non-Christian, but the believer is to keep their faith in Christ and let the discontent unbeliever leave kapag yun nga ang naging sitwasyon sa pagitan ng mag-asawang ito. Huh? If the non-Christian will not stay, you cannot try to make them stay by sacrificing God. So yun po ang binabanggit dito. It's not really giving freedom to the Christian spouse na iniwan para siya ay mag-remarry na uli. Otherwise, magkakaroon ng double standard. Doon nga sa married Christian couple, ang sabi ni Apostle Paul, let the wife be reconciled to her husband. And the husband, let him not put away his wife. Yun ang instruction. Iba pa ba ang instruction ng Panginoon doon sa married couple na isa ay Christian, yung isa ay non-Christian? Definitely, pareho lang yun na ang intention ng Panginoon is to keep the marriage intact. At hindi para gamitin yun as a basis para mag-divorce at mag-remarry ang involved parties. Okay? So, yan po ang binabanggit doon sa 1 Corinthians chapter 7, verse 12 hanggang verse 16. Hindi po tinuturo na allowed ang remarriage dito sa ganitong sitwasyon. Kasi malinaw ang sinabi ng Panginoon, except for fornication. Eh, hindi naman nagfo-fall ito sa fornication. Okay? So, yun po. Okay, brother, sa married men na lang. Sorry. It's 10:05. And then we'll share with the assembly kung ano man mapag-usapan natin. Sorry po, I cannot entertain question at this time. Lagpas na po tayo. Tayo po ay magsitayo, magsara sa isang panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa aming pag-aaral sa umagang ito patungkol sa divorce and remarriage. We hope, Lord, that things are made clear in our discussion. And of course, alam namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang tunay naming guro. At siya ang gumagabay sa amin na maunawaan ang iyong banal na salita.
Dalangin po namin, Panginoon, na maging sensitive kami sa pangunguna ng Banal na Espiritu upang ang iyong layunin sa aming buhay ang siyang mangibabaw at aming masunod. Patawad, Ama, sa lahat na aming mga kasalanan at pagkukulang. Tunay, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, ang siyang magiging batayan namin para sa aming mga desisyon, lalong-lalo na ang mga desisyong may kinalaman sa pagbubuo ng isang pamilya at pagpapanatili ng pamilyang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buong araw na ito na inaasahan namin, Panginoon, na sasamahan niyo kami at ipagkakaloob namin, Panginoon, ang pagluluwalhating sa iyo lamang na angkop at karapat-dapat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, ito po aming dalangin. Amen. Please take your seat.